Take two. Again, take two. Ayan, take two po tayo. Nawala yung connection ko kanina. I'm so sorry. Imbis na nag-attempt akong mag-ano eh. Yun, okay na po. Uy, thank you, Eduardo. Ah. Sabi ko, imbis na nag-attempt akong mag-ano eh, mag-live streaming eh, para mag-basic Spanish tutorial tayo eh. Hindi nakikiyayon si ano, internet connection sa atin. Bakit kaya? Thank you, Eduardo. Ayun na, ano mo ba kanina yung ano? Yung sagot ko po sa tanong mo? Sige na nga, sulatin ko ulit. Eduardo. Thank you for joining again, Eduardo. Yeah. Ano tayo? Wait lang. Okay. So, ito yung greetings ng tanong mo sa akin kanina. Bakit parang walang tinta itong ano? Ayan. Welcome po, ma'am. Lagi po ako nakaabang sa live mo. Wow! Thank you! I'm so proud naman at may nanonood sa akin. Maraming salamat po, Eduardo. Okay, so ito yung ano mo kanina. Explain ko lang ulit. Kasi maraming beses na tong tinatanong sa akin. Tapos yung mga nakikita ko na mga nagpo-post sa Facebook na mali. Buenos dias. Kaya po siya buenos kasi ang dia is maskulino. Maskulino. Halimbawa, El día 13. O, di ba? We are, ano, today, 13th of November. El día 13 de noviembre es mi cumpleaños, for example, no? El día 14 is, bla, bla, bla. So, kaya po siya buenos kasi maskulino po siya. Take note of that, people. Of the world. Take note of that, people of the world. And then, buenas tardes, buenas noches, because these are femenino, feminine. Ay, feminino. Ayan po, pangbabae siya na salita. Kasi alam niyo naman, ang Spanish word, meron tayong ano niyan, pambabae at panlalaki. So, ayan po. Buenos días, tas buenas tardes, buenas noches. Tapos, dito, ang buenas tardes, normally, nag-start, nag-uumpisa. Kasi di ba tayo, pag 12 noon, ano na yan sa atin, di ba? Good afternoon. Sa kanila, normally, ang tardes, nagsisimula mga alas 3 hanggang, minsan mga hanggang ano ng gabi, alas 7 or 8, minsan nga 9 eh. Ang gabi kasi sa kanila, ano, hanggang ano, yan, hanggang alas 12 ng gabi. Yan, ang 1 o'clock, yan yung sleeping time nila or 12 o'clock. Kaya ang alauna, alas 2, alas 3 hanggang gabi yan sa kanila. Hi, Giant TV, Miga Miga Love, shoutout kabayan! Thank you for joining my live streaming. I'm back on my live streaming tutorial. Hola, hola, Fran! Hello, Fran! Welcome to my live streaming. Fran is my student in the academy, my A2 group. Wow, thank you, Fran, for joining my live streaming. Muchísimas gracias. Maraming salamat po, Giant TV. Ayan, it's been a long time. I'm back. Francisco Sanchez, hola, soy Javier. I have the twins here in my live streaming. Thank you so much, Fran and Javier. Ellos son españoles, mis alumnos en la academia. Tengo dos españoles en mi indirecto, Fran y Javier, y ellos son gemelos. They are twins, Fran and Javier. They are sweet student of mine.
Okay, so again, thank you so much for joining my live streaming, people of the world. This is my second time actually, because the last time I have problem with my connection. Muy chulo el video de la feria. Ah, sí, has visto, Fran. Muchísimas gracias. I made that video yesterday. Vale, Javier y Fran. Yesterday, last Friday, I made the video about the feria. The fair. Muchísimas gracias por ver a mis videos. Qué dulce, mis alumnos en la academia. Okay, so now, Eduardo, paano po matuto ng Spanish ng mabilis? Kasi po ako po, unti pa lang alam ko kasi nag-translate lang po ako. Hehe. Eduardo, kasi ako, ganito ako. Well, I have my students inside. They, like, since 2019, Fran and Javier is my students. I mean, they are my students, the twins. Dati hindi talaga ako nagsasalita ng ano ng Spanish, Eduardo, sa academy. Pero ako kasi, ang dami kong librong binabasa. Daw lately nagigilty ako kasi hindi na ako nakakapag ano talaga. So, alam niyo yung mga past 2 months, wala akong ano, hindi ako nag-aaral, wala akong nagagawa sa ano ko sa Spanish, ano ko language, kaya na nagigilty din ako. Daw tingnan mo ha, ang dami kong books. And then also, ito, nag-aaral kasi ako ng driving school dito. Wow! Teka, actually, ang purpose ko nito is I am hitting 2 birds in 1 stone. Unang-una po, ang hirap ng mga terminologies po nila. Hindi ko siya maintindihan. Pero, I keep on reading and learning the terms in my driving school para, ano, dalawa nga, sabi ko, matuto na ako mag-drive at matututo pa ako ng Spanish. Ito siya, oh, ang hirap niya, promise. Catherine, oy, bus a la feria? No sé, ito? Fran? Ay, yeah, is Fran, no, o Javier? Ito? Javier? ¿Vais a la feria, los dos? Puede ser. Ah, sí, ¿a qué hora? Puede ser. Después. Okay. Puede ser, me voy a la feria. Y no sé, me apetece comer algo dulce. Otra vez, dulces. Ayer, quiero comer el churro con chocolate, pero he comprado crepes. Puede ser después. Me voy a comprar un churro con chocolate. Okay, so Eduardo, about your question. A las 5. ¿Qué hora es? Casi las 4 ya. Pues en una hora, ¿estáis los dos en la feria? Nakikipag-usap ang aking mga students sa akin. Ang sweet ng mga yan. Ano po, Eduardo, ang pinaka, ito ha, base lang to sa experience ko at sa ginagawa ko sa mga estudyante ko. Dahil parang ano kasi, sila magpa-practice sila. Perdona, alas 7. Ah, vale, ya, porque las 5 es muy pronto, no? ¿Está abierta ya la feria a las 5? Ah, bueno, hoy es Sábado, entonces, está ya abierta, ¿no? Ano po ang tips para mabilis matuto? Ano po, ito ha, kasi ito talaga, ina-apply ko to sa mga tinuturuan ko ng English. Yung mga, hindi pa sila marunong mag-English talaga. Tapos, lahat talaga ay magsisimulayan sa vocabulary. Vocabulario. Dapat, madami ka pong alam na porque tengo juniors. Vale,
Si me voy después, pues nos vemos, ¿vale? A la feria, Fran y Javier. Ano, Eduardo, dapat madami kang alam na vocabulary words. Para, kasi, ang hirap magsalita nang hindi konti lang yung vokabularyo mo. Tapos, ako ha, inuna ko talaga aralin ang pronoun, pronombres. Dapat alam mo ang pronouns nila kasi alam nyo naman sa Spanish, kada pronoun, iba-iba ang verb. Tapos isunod mo ang verb. Bueno, mi boy, los juniors, adios, adios, saludos. Chris May, ma'am, sorry for asking this dahil out of topic, but can you answer me please? Madali lang po ba makapasok ang tourist visa from Italy to Spain? Ano po? Kapag ikaw ay nasa Italy ka na, hindi na po kailangan ng tourist visa. Kasi nasa Schengen countries ka na. So, na ikaw ba Chris May ay nasa Italy? Then you can travel going to Spain anytime. Kahit ngayon na, pwede ka na po lumipad. Kahit ngayon na po, pwede ka na po lumipad. Kasi ano po eh, Schengen visa na yung, di ba? Sa passport mo, anong visa mo? Schengen? Pag nakalagay dyan Schengen visa, pwede kang pumasok sa mga, ano, Schengen countries. European countries. Chris May. Ayun, balik tayo kay Eduardo po. Wala ho bang magiging problema, ma'am? Okay, someone told me na di daw madali. Baka ma-hold daw ako. Bakit ka po ma-hold? I mean, ilan po ba yung ano mo? Okay. Ang Schengen visa kasi is 3 months. Ngayon, ilang months ka na po ba sa Italy? Kasi, I mean, in 3 months, you can travel wherever Schengen visa. Eh, bakit ka naman ma-hold kung turista ka? I mean, you are traveling in Europe countries, in European countries. Walang reason bakit ka nila i-hold. Di ba? Kung ano, kung yan yung visa mo. 1 week vacation lang po, but I have 90 days, ma'am. Yes, definitely. So you can travel Schengen visa in 90 days. Chris May. I mean, 90 days tourist visa. Yes. Yun nga sabi ko, 3 months, di ba? Ang Schengen visa is 3 months. So, in that period of time, pwede ka pong mag-travel wherever Schengen visa. You're welcome po. You're welcome. Kasi, ano eh, may ano ka nga eh. Ang visa mo kasi, yan yung paano ba sabihin? Yan yung mag-ano sa'yo na pwede kang mag-travel sa kahit anong Schengen countries. Kasi nakatatak nga yan sa passport mo eh. So, pwede kang mag-enter in different Schengen. Oh, so sweet of you, ma'am. Oh, thank you. Kathy na lang. Sige na. Kathy na lang. Kasi yung ma'am parang ano yan, yung mga student ko talaga. So, yun, sa Philippines ha. Normally, dito sa ano, sa Spain, ang tawag ng mga estudyante ko sa akin, Catherine. Kasi hindi naman sila dito nagmamam and sir. Ano sila, first name talaga. So, Catherine ang mga estudyante ko sa ano, sa academy, ang tawag nila sa akin, Catherine. And then, yung mga close friends ko, tawag nila sa akin, Kathy. Sabi ni Kathy. So, balik po tayo sa ating ano po. Uy, ano ah, congratulations Chris May and enjoy your travel. Saan mo ba balak pumunta dito sa Spain? I mean, saang ano po, saang lugar? Kasi I'm in Valencia, Spain. Ah, Barcelona. Okay, malayo yan sa akin, 450 kilometers. You know what? Barcelona is my dream place before. That is because of Sagrada Familia. And got lucky before the pandemic, I visited I visited Barcelona for 1 week. And of course, yung Sagrada Familia, the famous Sagrada Familia of Gaudi. Nakaakyat ako hanggang dun sa pinakataas na tower ng Sagrada Familia.
Oh my God. So, gusto ko nga balikan yung Barcelona eh. Kasi hindi ko siya pa naikot lahat. Si 1 week lang kami doon. Nung nagpunta kami ng Barcelona last 2018. Ano yun? December 2018. 1 week kami doon nagbakasyon. So, ayun po. Ang ganda ng Barcelona. Ang ganda ng Barcelona. Chris May, may in love ka. Sige, so, ganun, may in love ka. Ako dahil siguro dream place ko siya, talagang super na-appreciate ko everything. At saka yung pangalawa kong dream place is Santorini, Greece. Yun ang ano ko. Sana pag okay na mag-travel, alam niyo na. Ganun, okay na mag-travel-travel, pwede na tayong bumisita kahit saan. Mega-mega love shout-out for the 5,000 in the house. Thank you for joining my live streaming today. Well appreciated. Kahit second attempt ko na po ito kasi yung first attempt ko, nag-hang daw po ako at nawala po ang aking connection. So, yun, nawalan tuloy ako ng gana. So, ganun, nawalan ako ng gana. What? Mag-TNT ako sa Spain, ma'am, di ba? Ako hulihin. Broadcast mo talaga dito, Chris May. Ano mo ako, Chris May? Ano mo ako? PM May. Check mo yung about ko, and then you can see my blue house there. Yung Facebook ko po, message mo po ako. Alam mo, maraming gumagawa niyan. Talagang ginagawa natin to live. Maraming gumagawa niyan dito. Kasi, and marami sa mga kababayan natin po, ang ginagawa nila yan, nagtuturist visa sila. Tapos, pagdating nila dito, naghahanap sila ng work, pero dapat syempre meron kang pera. Kasi habang naghahanap ka ng trabaho, syempre kailangan mo kumain, pambayad mo ng flat, and so on. Tapos, madami actually akong kakilala dito gumagawa. Pero sa city sila nakatira. After 3 years or 5 years, saka sila nagkakaroon ng legal documents. Kasi they will apply na the arraigo social, ang tawag nila doon, na you can prove that in 3 years, you are actively living in Spain. Na halimbawa, merong kumuha sa'yo ng trabaho. Ako, employer. So, yan, mabibigyan ka ng tulong ni employer na para mabigyan ka nila ng document na. Dali lang ba hanap work mo? Dito, ano na to, ano, sari-sari na tong ano. Mahirap po kasi pumunta sa Spain pag wala kilala. Hindi naman, Eduardo. Mas madali nga yata makapunta kapag ano eh, tourist ka, yung wala kang kakilala. Kasi ako, nung nag-ano ako, nag, anong tawag nito? Sponsored ako dati, na-deny kami. Kaya ano, anong tawag nito? Ano ba yung nawala ako sa ano ko? Chris May, nawala tuloy ako. Dali ba maghanap ng work? Dito kasi, sa Valencia City talaga, sa Capital City ha. Kasi wala naman ako sa Capital City, maliit lang yung city namin. Doon marami talagang trabaho kung hindi ka po mapili. Maglinis ng bahay, ano pa ba? Sa restaurant, yung mga gawaing bahay, marami po. Yan, pag hindi ka mapili ha, pero kung mapili ka, kung ano ka, undocumented ka, mahirapan ka talaga. Like if you want to work in the office or kung saan, ano, kung ano ba yung field mo. Be, salamat sa pagsuporta sa vlog ko. Ingat ka dyan lagi. Hanggang sa YouTube mo. Thank you! Mega, mega love. Shout out to my tiyuhin from Cavite, Philippines. Felix Komang. Meron din yan YouTube channel ang tiyuhin ko. Super magaling po yan magluto ever. Ayan, ma'am, ang lalaki ba dali ng hanap? Ang lalaki ba madali maghanap ng work? Alam ko ang mga lalaki, mga driver, ano, work, mga driving, ano, work yata. Mga kusinero, mga, ano pa ba? Waiter, yun. Madami, basta sabi nila kasi, ang mga kababayan na nakikilala ko doon sa city ha, kasi, okay, ang city capital ng Spain ay Madrid. Nandun po ang pinakamadaming Pinoy na kahit sa ang kalye mayroon at mayroon kang makakasalubong. Second is Barcelona. And then the third biggest country, city is the Valencia. Sa Valencia, Spain, ang dami din mga Pinoy na nakikita ko talaga.
Kahit sa house lang po muna, ma'am, wala naman probs. Oo, marami nga yan si marami nga sa mga kababayan natin yung mga nagpo-post sa FB kasi ang hanap talaga ng mga tao dito yung nandito na. Kasi kapag galing ka pa sa ibang bansa, mas mahirap kasi ang daming requirements na gagawin para sa visa ng empleyado and so on. So ang normal na ginagawa nila, nag-hire sila yung mga tao na nandito na sa Spain. Ngayon, once na nandito, pag-aral lang. Hey, wow, ang ganda naman yan, Eduardo. Oo, alam mo, madami pumupunta dito na gusto lang mag-aral. Bakit hindi? Alam mo, meron ako. Kaka-proud lang, di ba? Parang Pinoy nag-aaral dito sa Spain. Ang saya. Alam mo, Eduardo, ang learning a new language is all up to us. The initiative must begin with us because no matter kung ano man yung tulong na igagawin ng ibang tao para matuto ka, pero kung wala yan galing sa ano mo mismo, yung sa sarili mo, na halimbawa, every day make it a habit. Magbasa ka, for example, in 30 minutes, magbasa ka ng Spanish book. Kasi ako, ang ginagawa ko dati, alam mo yung mga Spanish song? Piniprint ko yan. Tapos in-underline ko lahat ng verbs. Tapos ina-identify ko siya. Present verb, past verb, future verb. Ganun po yung ginawa ko dati. Malaking tulong siya sa akin. Tapos, nililista ko ang mga bagong salita, mga new words na naririnig ko. Sabi ko, ay, ano to? Tapos, ano, I will try to, ano na, gamitin na siya in conversation. Okay pa rin po ba ako? Ito na naman siya. Your connection is unstable. Please wait while we try to reconnect. Oh, andyan na naman siya, Lord. Parang may problema tong internet ko, ah. Pero okay naman siya. Bakit nagaganon siya? Sabay ganon eh. Bakit nagaganon siya? Uy. Hindi pa nga tayo nag-ano eh. Hindi pa nga tayo nag-tutorial eh. Kababayans for joining my live streaming. Ako po wala books, pero pinapakinggan ko yung Mi Ultimo Adios ni Jose Rizal. Ah, that's great. Okay lang, alam mo, kahit wala kang books. Halimbawa, ano ka, sa internet, ang dami naman eh. Diba? Yung mga news, halimbawa, yung mga noticias, ika nga. Search mo lang sa internet, noticias in Espanol. Tapos, doon kasi, mas maraming na itutulong kapag nagbabasa ka talaga. Tapos ako, ang ginagawa ko, nanonood ako talaga ng TV in Spanish. Kahit ano, minsan nga wala yung focus ko sa pinanonood ko. Basta lang, masasanay yung ano ko ba, yung tenga ko sa kakarinig ko ng mga Spanish words. Kasi alam mo, to be honest, dati, wala talaga akong alam. Pero ngayon, kahit papano, lumalabas na ako, nakakapag-usap ako ng straight Spanish na. I mean, I cannot say that I can spoke the language, the Spanish language perfectly because that is very impossible. Kasi pumasok na ng college school. Pumasok ako mga ano lang yun, less than a year. Tapos nung nagkatrabaho na ako, conflict na yung schedule ko. So, hindi ko na siya naituloy. Kaya, yun nga sabi ko, diba, guilty talaga ako na hindi ko na napofocus ang aking Spanish. Yung learning Spanish ko ba, hindi na siya umaangat. Meron po kaya sa National Bookstore ng books sa mga Spanish language? Feeling ko naman, Eduardo. Pero alam mo, ang dami sa internet, huwag ka na bumili. Sabay ganun eh. Sayang eh. Nangihinayang ako. Sayang, ako nga bumili ako ng 3 libro, 50 euros o mga 2.5 din yun, mahigit. Hindi ko naman siya nabobasa lahat. Ang hirap kasi sa akin, nagtuturo ako ng English. So most of the day, ano talaga,
Hindi, mostly every day. English ang ginagamit kong medium of instruction. And then, I mingled with English people also. So, ano na? Sige, ano na? English, si Inday, ang ano, imbis na maano ko yung aking Espanyol, wale. Sige, wale. But anyways, okay, let's have a very simple, ano natin, kasi gusto ni Eduardo matuto. Okay, so for example, asking for information. So for example, let's have a question. What is your name? Ayan, very basic. What is your name? Itong pronombres, alam mo na to, Eduardo. Yung pronombres, alam mo na. Kasi dapat yan ang... Ako kasi parang very useful talaga na alam mo ang ano, pronombres. Kasi ano eh, iba-iba kasi talaga yung verb niya eh. Depende sa ano. Depende sa pronoun, diba? Kung sino kinakausap mo, sino tinutukoy mo. Hindi katulad sa English kasi. Ang focus natin sa English, ano lang eh, singular and plural lang eh. Add S and ano eh, without S eh. Sa kanila, iba. Kasi bawat verb, iba-iba ang ano, iba-ibang version, depende sa panauhan. Okay. So, for example, sa tanong na, como te llamas? Tapos ganito din sila mag-write ng question. Meron talagang dalawang question mark sa umpisa at dulo. Okay. Como te llamas? Ano ang pangalan mo? Diba? Como te llamas? What's your name? Ano ang pangalan mo in Tagalog? So, me llamo. Ayan. Napansin niyo yung verb? Second person llamas, first person llamo. Me llamo Catherine. My name is Catherine. Or pag gusto mong sabihin, I'm Catherine, for example, nagpapakilala ka, sasabihin mo lang, Soy Catherine. I'm Catherine. Ako ay si Catherine. Soy. So this one, verb B naman to. I am. I'm Catherine. Sa Tagalog, ako si Catherine. Di pa po ako masyado marunong sa Espanyol. Nag-aral pa lang po. 1 week pa lang. Ah, okay. So, mag-start ka po sa pronoun. Sige, ano natin ang pronoun ngayon? Ayan siya. Yan, practice mo yan. Pag tinanong ka, como te llamas, soy Eduardo. Yan. Ano mo yan? Sulat mo sa iyong notebook. Sulat mo sa iyong notebook. Okay na yung connection natin, Eduardo? Hindi na ba siya ano? Kasi itong ano eh, naglolo ko eh. Naglolo ko eh. Itong connection natin eh, hindi nakikisama eh. Kung kailan naman ako, ano, okay naman. Ayan, thanks God naman. At okay na ang ating, ano, connection. At least, okay na. You know what? I am aiming for a 3,000 subscribers. So, please share it to your family and friends. Ano po, maagang pamasko niyo po sa akin pag nagkaroon na ka ng 3K subscribers. So, wait, ganun eh. Okay, opo, okay na po. Okay, start tayo sa ano. Asking information nilagay ko. Pero sige, dahil ako ang mag-a-adjust. May ganun. Ako ang mag-a-adjust, Eduardo. Balik tayo doon sa...
ano, pronoun muna tayo. Kasi very important ang pronoun. Ano yan eh, yan ang pinaka feeling, oops, ang ating mini board. Oops! Green Plasma, I'm back, friend. Hoy! Mega shout out. Hinaano ako. Mega shout out to my dear friend, my co-teacher before in LP Psi. Oh, I miss you so much. Sir Ray, how's life? How are you? Na nakakamiss naman, Sir Ray. Kamusta ka na po? Dalawin mo na lang ako dito, Sir Ray. Ruel Miramonte, hello po. Ano po yung Spanish ng do? Thank you po for answering. Well and good. Wow, I'm so happy to hear that, Sir Ray. A ver. Anong tawag nito? Ruel Miramonte. Kasi... How's life in the Philippines, Sir Ray? How's life in the Philippines? El verbo hacer. Ano po ang statement niyo po na ginamit na do? Ano po ang statement niyo po? Ayan, si Roel. Okay naman sa Phils, ha? Wow, oo nga eh. Sana next year pwede na akong umuwi. Sana next year. Okay. Eduardo, are you still there? Gawin ko tong ano, ha? Pronoun for you. Hi, Eya. Ang usted kasi sa kanila, ito yung parang very formal eh. This is the first singular. Ellos. Ay, ellas. Yes po, I'm here. Okay. Okay naman sa Philippines. Oh, so Ray, dalawin mo na lang ako dito sa ano, sa Spain. Tapos pasyal tayo. Pasyal tayo sa ano, pag wala akong paso. Okay. So, these are the pronouns. In Spanish, we call it pronombres. So, lagyan po natin siya ng ano. So, you is... You, yo, is I, tu is you, él is he, ella is she. Actually, kasi normally ang ginagamit natin dito, it, diba? Eyo ang tawag, gamit nila dito, eyo, yung third person, na pang, yung it na ginagamit natin for things. Eyo, ang usted sa kanila, parang ano yan? Formal way of talking to a person na halimbawa, di ba sa atin, ina-address natin yung mom and sir. So, sa kanila, usted. Actually, ayun ang mga tao dito pag tinawag silang usted. Kasi they have this connotation na kapag gagamitin mo yung usted ay matanda na. Which is, ano yon, sign of respect lang naman. Okay. Nosotros, kapag ang nire-refer mo ay pangkalahatan. Like babae, lalaki, nosotros. Kung babae lang lahat ang kausap mo, nosotras. So, we. And then, vosotros, vosotras. You are talking to the second person. You, pero plural. And then, ellos, they. Sa Tagalog, sa Tagalog, ako, ikaw, siya. Tama ba ako? Ang Tagalog ko po. Sabi nyo, please correct me if I am wrong, ha? Sa Tagalog ko.
Nakalimutan na si ano. Di ba sa ano kasi sa atin, wala naman tayong babae lalaki sa ano, sa anong tawag nito, sa Tagalog. Ang ginagamit lang naman natin talaga ay siya. Pang ikatlong panauhan. Di ba? Siya lang ang ginagamit natin na anong tawag niyan? Alam mo, meron ako nitong video. Pronoun. Filipino teacher po namin yan. True! Yeah, true! Uy, yung tagal na panahon na din, Sir Ray. 3 years nang hindi nagturo si Inday. O, diba? Ay, tama ba? Ikaw, diba? Pag ikaw ang kinakausap ko, you are the second person. Tama, diba? Tapos, siya. Siya ba ang dahilan? Kaya mo ko iniwan? May ganun eh. May hugot. Tapos, plural. Nosotros means tayo. Wala pong tayo, char. Tapos, kayo. Ikaw, second person ito. Kayo. Kasi plural to. Kayo ang may kasalanan. Sabi ganun eh. Kayo ang may kasalanan. Tapos, sila. Ayan, Eduardo. Yan ang dapat mo po munang alamin. Kasi sa Spanish, iba-iba ang verb nila sa bawat panauhan. They have different verb. Kasi di ba sa English, ang ano natin yan, singular and ano lang, plural lang ang ano natin, ang verbs natin. Like, I am. Diba? I'm. Tapos, you are, and then he, she, it, is. Ganun lang tayo. Pero, tapos dito, RRR na. RRR, verb be. Pero dito, ang estar, verbo estar, o verb be kasi nila dito dalawa, ser e estar. So, iba-iba ang ano, ang verbs nila sa bawat ang tawag yan? Pronoun. Bakit po kaya pag nagpupunta tayo ibang bansa, tayo nag-a-adjust sa language, tapos pag sila napunta sa Pinas, tayo pa din po nag-a-adjust. I'm joking. Well, sige. Well, pwede naman na kapag pumunta sila sa bansa natin, hindi natin sila kakausapin ng ano, ng English or ng kung ano man. Problema nila yon kung hindi sila maka-adapt. Kasi sila ganun dito eh. Halimbawa, nung dumating ako dito sa Spain, hindi naman sila nag-i-English eh. Talagang ako yung nag-aral. Ako yung nag-adjust. Kasi ang sasabihin nila, estás en España, entonces tienes que hablar en Espanyol. So dahil ako daw ay nasa Espanya, kailangan magsalita ako ng Espanyol. So no choice si Ateng. Aral si Ateng. Magaling tayo sa adjustment versa ang Pinoy. Yes, totoo. Alam mo, wherever in the world, ano lang, ano yan ha, not only in language. Talagang ano, kilala ang mga Pilipino na, I mean, the best worker. And then we have also this fame, wow, this fame that we are good people. Na talagang, alam mo yung ano, yung hanap lagi ng mga, ano dito, Espanyol, gusto nila ang Pinay na employer kasi daw mabait, mahaba pasensya, magaling magtrabaho. Ano to ha? Ito ay mga naririnig ko po sa mga foreign friends ko na sinasabi sa akin na ganun nga kakilala ang Pinoy. Kaya gusto nila ang mga Pinoy ang pag nagtatrabaho. I remembered during my interview with my bosses last 2019 sa academy, worried lang sila sa akin na baka daw iba yung mga ano, iba yung mga students dito kaysa sa student natin sa Philippines, which is really true. Magaling tayo sa adjustment versus Pinoy.
Aslang po, ma'am, kilala po ba sa Spain si Jose Rizal? Siguro sa mga ano, sa mga nag-aaral, alam nila. Pero normally kasi, normal people, hala, tama ba ito sasabihin ko talaga, live streaming ba tayo? Hindi kasi, sad to say ha, but a lot of Spanish people, hindi sila masyadong ano, hindi sila masyadong, yung mga normal lang ha, people na sinasabi ko sa'yo, hindi sila mahilig sa culture, yung mga history. Yes, sabi ni Sir Ray, yes. Yan yung mga tao na sasabihin nilang kulto. Yung mga nag-aaral talaga. Sige, yung mga nag-aaral talaga. Pero yung mga normal people lang ha, pag tinanong mo, hindi nila kalala. Wala sila. Saan may statue si Rizal, Sir Ray? Dito sa Spain? Uy, nakakatuwa. Anong oras na dyan, Sir Ray? Gising ka pa. Sa Canada. Ayan. Punta na tayo sa Canada. Diyos ko, 6 months na nag-i-yelo. Sorry, 6 months na nag-i-yelo. Sabi ko, hindi ako nilalamig today, pero tingnan mo. Ano na ako? Tayo po kasi dito sa Pinas, pinag-aralan natin yung mga culture. Oo. Kasi, tayo mga Filipino, kasi mahalaga sa atin ang istorya. Daw hindi lahat, alam ko naman hindi lahat. Pero dito kasi, mostly, talaga. Ito ano lang to ha, kasi meron akong ano, meron akong speaking class. Tas, madalas namin nagiging topic yan na, yun nga, nakakalungkot isipin na, halimbawa, pamilya. Eh sabi ko, bakit sobrang sikat niya sa buong mundo? Alam mo ba, ano, ang dami-dami pumupunta doon na tao para lang bumisita, I mean, nag-travel from different country just to see the obra maestra of Gaudi. Kasi it's 100 years the making, di ba, yung ano na yon, yung Sagrada Familia. Tapos ano, wala silang interest, nalulungkot ako. Sabi ko na, nalulungkot ako. But anyways, may kanya-kanya naman tayong ano. So, ayan Eduardo, ulitin ko po, itong pronoun, yan ang ano mo, yan ang unang-una mo munang alamin para hindi ka po mahirapan sa, anong tawag nito, sa pag-aral po ng mga verbo. Kasi, ano tawag, gawa tayo, mag-ano tayo, mag-conjugate tayo ng isang verb. Verbo hablar, to speak. Or to talk, diba? Yo hablo. In present to, ha? Okay. Yo hablo con mi hermana, for example. And then, 11:24. Uy, ano na? Gabi na siya. Do you speak Spanish? And then, él, ella, usted, habla. Dito ko na lang siya lagay sa taas, ha? For example, Sir Ray, habla inglés muy bien. Kasi third person, kaya habla. Yo hablo inglés, for example. Y tú hablas inglés. And then, él habla inglés. O él habla un poco de castellano. And then we hablamos. And then, second person is habláis. Nakita mo? Iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung ano nila, no? Iba-iba yung verb sa bawat panauhan. Hablan. Ellos hablan inglés, for example. 5 or 3 na po dyan sa Spain. Ano po? 4:28. Advance na kayo sa amin ng 7 hours.
Kasi nung 31st of October, nag-ano na po, nag-change na kami ng oras. Tapos man, taglamig na. Lalo na niyan sa ano, sa winter. Autumn pa lang kasi ngayon, madilim, nakakaano. Tapos pag umaga, 7 ng umaga, madilim po. Gabi pa yan sa kanila actually. Normally dito, 9 o'clock, pwede ka nang magingay. Kasi 7, gabi pa yan sa kanila, tutulog pa sila. Kasi normally naman ang tulog nila, 12, 1, yan. Tapos ang gising dito, mga 7. May winter po ba sa Spain? Yes. We have four seasons in 1 year. Estamos en, ano tayo ngayon? Otoño. Tapos, after ng otoño is imbierno. Imbierno. After ng imbierno, primavera. And then, verano. Lagyan natin ng translation. Saya naman. Ayan, taray, Korean. Ang taray ni Saray, Korean. Autumn. Or fall. Normally kasi sa American English, ang fall, di ba? Inverno, winter. Tapos primavera is spring. Verano is summer. So Tagalog, ang otonyo ay taglagas. Tapos winter, taglamig. Tapos tagsibol. Tapos taginit. Daw, di ba sa atin kasi ano eh, feeling ko ang season natin, tag-init, tag-init, tag-init. Sabihin, kahit maulan, mainit pa din. So, yan. Hindi din. Ako talaga, hindi ako happy kapag taglamig. Kasi, tuwing lalabas ka, ang kakapal ng jacket. Alam mo yon. Minsan, ano, doble-doble ako kasi sobrang lamigin ako. Alam niyo na, hindi sanay sa ano, hindi sanay sa malamig. Sanay na pinapawisan si Inday. So, ang nangyayari, double-double ang aking ano, double-double talaga eh, no? Double-double. Consumatumist in Tagalog po ba? At tapos na? Ha? Hindi ko gets, Eduardo. Consumatumist in Tagalog po ba? Tapos na? Consumatumist? I don't understand that word. Is that an English word? Eduardo? Consumatumist? It's my first time to hear that word. Wait lang. Ano natin yun, ha? Search ko yung word na yan. Kasi ngayon ko lang siya narinig. Consumatumist? Is una Latina que significa literalmente se acabó todo. Se acabó todo. Yeah, finished. Todo está cumplido. Po kasi yun daw yung last word ni Jose Rizal. I don't know po kung Spanish language. It is a Latin word according to Wikipedia. Consumatum. This word. This is according to Wikipedia. Es locución latina de uso actual que significa means tapos na. Se acabó. Madalas ko yan naririnig. Yung se acabó.
Ay, parang ano naman ako ngayon. Consumatum is. Yes, sir, Ray. Sinerge ko nga din. Uy, gawin natin 1 hour. 9 minutes na lang. Mag 1 hour na yung live streaming ko. Thank you for joining me again today, people. Sana may natutunan po kayo kahit konti dito sa ating free Spanish basic online tutorial. Sir Ray, I am aiming for 3,000 subscribers. So, I am aiming for 3,000 subscribers. Kahit anong tawag nito? Almost ano na po. Ay, hindi, almost 2 months na nga akong hindi active sa ano po. Sa aking YouTube channel. Kasi nagkaroon ng ano si Inday. Nag-struggling si Inday. Magkahiwalay ata yung dalawang salita. Di, ano kasi yan eh? Latin word. Oo, yung dalawang salita, yung EST, hiwalay siya. Yung si Acabo, alam ko Spanish yun. Kasi ano, naririnig ko yan dito. Verbo acabar. Finish. Acabo de entrar. Por ejemplo, no? Parang ano, physical class na kayo dyan, Sir Ray? Sa ano, sa atin po, sa Philippines? Kami dito parang ano na kami, Sir Ray? Parang half normal na talaga kami kasi nakakalabas na kami. Tapos, pwede ka na maglakad without the mask. Pero pag once na pumasok ka sa mga ano, mga shopping malls, shopping centers, like offices, magwe-wear ka ng mask. Pero outside, wala ng mask. Opo, ma'am, marami po kami natutunan sa iyo. Sana po magpatuloy na po kayo sa live para po madami pa po kami malaman sa Spanish at matutunan. Oh, thank you, Eduardo. Sige po, I will try talaga. Sabi ganun, I will try na talaga. Ito na yung naisip ko nga kanina, sabi ko. Actually, kausap ko yung pinsan ko, sabi ko, tinatamad na talaga ako mag-YouTube. Kasi it's been like 2 months na sobrang stressed ako talaga sa buhay. Pero ngayon naman, nag-meditate na si Inday. Okay na ako. Sayang wala ngayong Spanish class sa school. Oo nga, no? Balik na lang kaya ako dyan, Sir Ray. Ako na lang magturo. Sayang, ako na lang magturo ng Spanish. Totoo, alam mo, kasi not only here in Spain, sa ano, diba, sa Latin America, ang dami din. I have friends, actually, who message me, like Greg Jones, in their place, they spoke Spanish. January, limited face-to-face. Ah, limited. Ba, ano pa rin ba, John? Kasi dito, so far, okay na kami, ha? Tapos, we can travel na around Europe nang hindi na kami magsaswab test. All you have to do is to show your vaccine parang certificate, parang ganun. Pero kasi ano na kami dito eh, parang centralized ba ang tawag doon? So, papakita mo lang siya sa ano airport, tapos okay na siya. Hindi na, well, malalaman ko yan this December kasi magta-travel ako outside Spain. Kung ano talaga, hindi na mahirap mag-travel around Europe countries. Yun ang sabi kasi sa akin na kapag magte-travel ka around Europe countries, wala na siyang problema. So, hopefully nga. Oh. Oo, second language. Tama. Alam mo, ano eh, ngayon ko nga ito yung na-observe ko dito ha, sa Europe, not only in Spain. Sila ang ano, kasi ang dami ko mga foreign friends dito na they can, I mean, speak like 4 or more languages. Kasi meron akong Spanish person, may speaking practice ako sa kanya. Speaking tutorial. Ano, he learns 5 languages. Ganun, English,
Japanese, Portuguese, ano pa, Japanese, ano pa yung isa? French yata yun. Ang dami nilang ano, inaaral dito na ano, sir eh. Tsaka ito ha, most sa mga nakakausap ko, bago sila mag-travel, inaaral na nila yung pupuntahan nilang bansa. Halimbawa, ah, Italian pala. Halimbawa, kung pupunta sila ng Italy, so mag-aaral muna sila ng Italian bago sila pupunta doon. Ganun. I'm 14 years old po, pero sa mga tutorial mo po, naiintindihan ko po. Oh, thank you, Eduardo. Thank you so much. Ano ba yan? Thank you for your compliment. Nakakataba naman ang puso. Ibig sabihin, ano po, effective pa rin pala ako pag ang pagiging guro ko, char. Lumaki agad ang ulo. Sige, lumaki agad ang ulo dahil sa ano, pabulak-bulak ko. Uy, maraming salamat, Eduardo po, ah. Dahil, ano, alam niyo po, kaya ko naman talaga inumpisahan tong YouTube channel ko noong 2020 kasi sobrang lungkot ko po talaga dito. So parang ito yung channel of ano ko ba, sa tuwing naho-homesick ako, dito ko na yung attention ko nawawala. Na imbis na maramdaman ko yung pagiging homesick, mas nako-focus ako sa ibang bagay. Tapos ang kagandahan naman ng ginagawa ko, pag nag-live tutorial ako, mas naaaral ko yung Spanish language habang sinishare ko sa inyo. Di ba dati may Spanish class ka sa school, di na natuloy after a year? Oo, Sir Ray, kasi because of the pandemic, we stopped that class. Oo, meron akong 1.5 hours with the foreign people. Actually, I love them because they told me that, oh, Catherine, we learned a lot from you. Maybe because I explained the topic in English. I don't know, actually. But we ended that class, I think, early this year. And then so far, this September, kasi September nagsistart yung class namin dito eh, wala kaming Spanish class. Ang offered lang namin talaga today, focus kami sa English lahat. Kasi yun naman ay because there's a lot of foreign people calling the academy if we have the Spanish class. Pagbalik niyo po sa Pinas, magturo kayo ng Spanish language. I'm not so sure, Eduardo, kung ako ay magtuturo ulit sa Philippines or I don't really know kung ano yung magiging future ko ha in the moment. I am considering actually of leaving the country, but I'm not so sure if I'm going back to the Philippines or maybe I'll go to the other country. Not so sure, but I am considering myself of leaving the country. Kasi 3 years na ako dito. Meron ako kasing ano dati sa work, kapag 3 years na, lilipat ako. But ang pinakamatagal na school ko sa Philippines actually is Las Piñas Science. Umabot ako ng almost 9 years ba or 10? Not so sure. Parang ganun, 8 or 9 years. Yun ang pinakamatagal ko. Pero sa ibang school, ang pinakamatagal ko 3 years. After 3 years, lumilipat na ako. So yun, lumilipat na. But I do not know actually. I am enjoying my work here in Spain. Kasi very accommodating and considerate yung aking bosses. So they're like very kind to me. Basta, bahala na si Lord kung saan ako dadalhin. So, ayan, ano na tayo, one hour na po ang ating live streaming today. So, thank you again for joining my live streaming. And I know it's very late already in the Philippines. Next week, Saturday, I will try. Maybe in weekdays, if I have time, I will try also. But anyways, I don't know. I will just try. I promised myself to do more vlogs. Dami din kasing nagtatanong sa akin, uy, ano yung ano mo dyan? Ano yung buhay mo dyan? Gawa kang vlog ganito, gawa kang vlog ganyan. So, ang YouTube channel ko po ay mix of everything. Kung ano po yung i-request niyo po. So, yun, gagawin ko po sa abot ng aking makakaya. May ganon. Sa abot ng aking makakaya. Thank you din po, ma'am. Kathy na lang, Eduardo. Nahiya ako sa ma'am. Sige, nahiya ako sa ma'am. Alam mo, to be honest, hindi na ako sanay dito na tinatawag na ma'am. Kasi
ng mga estudyante dito, Catherine lang tawag nila sa akin. Diba kanina, yung dalawang student ko, nakachat ko, ang sabi lang, Catherine, ba sa La Feria? Punta ka ba mamaya sa fair? Doon. Dito kasi sa Spain, nalala ko nga dati, dito talaga natin na-adopt yun sa kanila. Yung sa probinsya pa ako, mayroong feria kapag fiesta. Mga ferris wheel, pa-circus, ganun. Dito, ganun din. Dito sa city namin, every November siya nangyayari. So next week actually is a feria week. Kaya wala po kami, holiday po ng 22nd of November. Ano po yung Facebook mo? At ko po eh. Ano Eduardo, punta ka sa about ko. Doon sa YouTube channel ko, pindutin mo yung about. Nandun yung link ng aking Facebook po. So, again, thank you so much. Mega love shout out for the 4,000 in the house. Do you have any question before we end our live streaming tutorial? Sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. And maybe on the next Saturdays or few days, if I will find time na nga para makapag-live streaming ako. Sige na rin, para makapag-live streaming ako. And then next week, I will be going to Peria. Oo, sorry. Meron dito. May nag-upload ako, sorry. Ang tawag naman yun sa Spain, Feria. Ano tawag yan? Ang daming attractions. Nagpunta ako kagabi, pero alam mo ba, saglit lang ako kasi sobrang lamig. Pero mamaya hindi ko alam po, kasi parang gusto kong kumain ng churro. Kasi kagabi, ang binili ko ay crepes. Pero asuka lang nilagay ko kasi nag-vlog si ateng. Paglalagay ko yung tsokolate, baka maglaglagan sa damit ko. Nahirapan ako maglakad. Parang feel ko naman ngayon, ako diet no more na si Catherine. Ay, ang dami din nagtatanong sa akin, paano daw ako pumayat? Alam mo ba, Sir Ray, pumayat ako in less than a month. Ano? Almost 10 kilos ang pinayat ko. Kasi sobrang tumaba ako ng August, di ba? September, October, nag-lose ako ng weight. Grabe. Tapos ngayon kumakain na ako ulit ng madami. Kasi sabi ng co-teacher ko sa academy, Catherine, ang payat-payat mo na. Sabi niya, ang payat-payat mo na. Sabi ko, kain na nga lang ako ulit. Tsaka ang pangit na ng pads ko eh. Kasi ang luwag na niya, kailangan ko na ulit ano. Magbubukas ang feria dito next week, Thursday. Gusto ko sanang i-vlog yung opening nun kasi may parada yun eh. Tapos may mga characters, may mga pasayaw-sayaw. Ang ganda, kaya lang may pasok si Inday. Sayang. Papakita ko sana sa inyo. Masaya dito, madami fiesta dito. Ang mga tao dito kasi mahilig sa fiesta. Fiesta everywhere. Ganun. So, ayan po. Bago tayo mag... Who is this? Ikaw ba to, Brains Vin Santiago? Sino si Brains Vin Santiago? Sige na, sino si Brains Vin Santiago? Pero sa challenge mo, pumayat din ako. Oo, nakita ko kaya sabi ko, di ko kaya magpapayat eh. Pero sa challenge mo, pumayat din ako. Oh, very good, Sir Ray. Actually, sir, ang target ko talaga is 50 kilos. 52 ako ngayon. Pero kasi ang 52 ay ano na, nasa BMI ko na na-correct. I mean, ano na ako, parang good na ako. Pero ang challenge ko talaga is 50. Sir Ray, umabot ako ng 63. Sabi nga ng friend ko, Kati, gawa ka ng vlog. Kaya lang tinatamad pa kasi ako. Sige, one day kapag ano. Nag-IF ako, sir. Nag-intermittent ako. Kaya ako pumayat.
Tapos dati, kaya talaga ako tumaba sobra kasi 'di ba nung summertime, travel lang kami ng travel, super kain. Umaga, tanghali, gabi. Kasi 'di ba sa hotel may free food na kami ng breakfast and then bago matulog, bago umuwi sa hotel, super kain, kaya biggest weight ever ko ang ano, ang August. Hirap na hirap ako, wala nang kasyang damit sa akin. Ayun, nag-IF si Inday. Tapos ang laki ng pinayat ko talaga kasi nag-cut ako ng sugar. Kasi ang ano ko ay ang hilig ko kumain ng sweets, cakes, chocolates, lahat ng mga dessert. Pakse po sa FB ma'am, name ko po Alfonso Santiago. Grabe naman yarn. Oh sir, grabe talaga. Kaya talaga I decided to have Alfonso. Wala akong na-receive, Eduardo. Wala akong na-receive na Alfonso. 65 ka? Ay, mas matangkad ka sa akin eh. Nag-63 ako. Ito yung ano ko, oh. Eduardo. Yung FB account ko. Ano, search mo na lang tong mukha ko. Baka mas madali sa'yo. Ito yung profile pic ko. Ay, kita mo ba? Ayan, naka-orange ako. Tapos, yung cover photo ko, same ng YouTube channel ko. Okay. Oo, Sir Ray. Nag-63 kilos ako, Sir Ray, noong August. Gawin ko nga yan ang vlog. Paano ako pumayat? Tapos, 52 kilos na lang ako today. Actually, hindi ko na-meet yung goal ko kasi sabi ko 50. Pero, masyado na nga ano, masyado na... Anong tawag niyan? Wait lang. Asa na yung tissue ko? Maantawag yan, hindi nakasya yung mga pantalon ko. Ang luluwag na. So, sabi ko, diet no more na ako. Kain na ulit. Okay. Hindi. Ang ginawa ko actually, Sir Ray, kumakain ako ng normal. Pero, ang kinat ko talaga is yung sweets. Yun talaga ang malakas. Ano. Pero ano ako, breakfast, yun ang rice ko. Pero ang dinner ko, skip ako ng dinner. Nag-16-8 ako. Yun ang ano ko, windows ng aking IF. Gawin ko nga ng vlog yan. Para may ma-inspire. Char. Mega, mega love. Shout out for the 4,000 in the house. Okay. Kung wala na po tayong ano, topic for today, kwentuhan topic natin. Bago mag-end talaga, may kwentuhan talaga, ba? Diba? Ayan. Bago mag-end, may kwentuhan talaga. Ganun talaga. Kanina kasi, naputol na wala tuloy yung gana ko. Imbis na turong-turo na ako eh. May, ano eh, may biglang nawala yung connection ko. Bad trip. Ano, Eduardo, ikaw ang mag-search sa akin. Ang daming lumalabas na Alfonso Santiago. Na-add ko na po, ma'am. Wait nyo na lang po. Lumabas na yung kuhi. Ano ba? Ikaw ba itong nakamask? Ang dami kasi nakalagay na Santiago eh. Alfonso Santiago. Ikaw ba itong nakamask na itim? Sige. Ah, okay. Kasi ano eh. Ang dami kasing nakamask. Sige. Okay na yata. Pag pinundit ko ba yung ano? Pag pinundit ko ba? Yung nasa mirror? Mag-12 na pala. Oo, Sir Ray. Buenas noches. So, that's all for today. Walang anuman.
Okay, goodbye everyone, and see you next time. Hasta luego. Hasta la semana que viene. So, until next week. Try ko po talaga, promise, na ano, mapanindigan na tong ano natin. Kahit at least, diba, mga 30 minutes, nag-ano tayo, mga paunti-unti na topic, and then, let's have kwentuhan also. Sige, let's have kwentuhan also. So, bye everyone, and see you again next time. God bless us. Happy Saturday.